Hello guys, welcome back to Marie's Life in Australia. Nakabalik na ako. Eto, napapagod na. Alam nyo naman, merong diferensya sa puso, madaling mapagod. So, naitabi ko na yung ibang shopping. Pero yung iba, ambil ko pa rin. Mamaya ako nagagawin yan. Alam nyo bang ayaw na ayaw ko? Ayaw na ayaw ko. Yung pag namili ka, diba? Nakakapagod yan. Tingin sa mga shelves, tapos lagay sa trolley. Pagkatapos nun, unload sa trolley. Pagkatapos magbabayad ka sa counter, itutulak mo ngayon yung trolley. Ia-unload mo ngayon sa kotse. Pagka-unload mo sa kotse, ia-unload mo naman dito sa bahay, sa kotse. At pagkatapos, papasok mo dyan. Ngayon, ang problema ko dyan, pagka nagawa mo na yung, pinatong mo na yung mga groceries mo, hindi ka pa rin tapos. Dahil itatabi mo ngayon yung mga yan. Ha? Nakapagod, di ba? Kaya ayokong, hindi ako mahilig masyado ng mga. Napapagod ako mga pagkakagal. Anyway, bumili ako ng king prawns. Papapakin lang to ng asawa ko. So, malalaki siyang piraso. Ito ang lunch niya. Although, ano ba yung ginawa ko na sabi merong lunch? Nalimutan ko na. So, ayan. Dinagdagan ko yung regalo sa kanya para sa Pasko. Hindi pa niya alam kung ano to. Pero, maganda ang regalo sa kanya. Tapos, habang nasa shopping center ako, nag-inquire ako kung magkano yung mga ano. Alam mo yung mga massage, parang mga chair? Puta na guys. 3,000, 4,000 pinakamababa. Then $8,000. Then, I wanted to buy. Gusto ko talagang bumili para sa asawa ko, para regalo ko sa kanya sa Pasko. But, ang problema, am I gonna waste money for nothing? Kasi, I know what's gonna happen. Matatambak na naman yan dyan, and it will hardly be used. Bihirang gagamitin. Masarap gamitin, mahiga ka, ma-exercise ka, ganon, ganito, di ba? Pero, alam ko, kilala ko asawa ko, hindi yan paggagamitin. At kilala ko rin ang sarili ko kasi mas gusto ko yung nagpupunta sa mga massage places kasi iba talaga yung medic ng hands. Mahilig ako sa pagpapamassages. Doesn't worry me kung magkanong abutin sa akin yan. Basta ba ma-relax yung buong katawang ko. I don't do it often, only when I need it. At talaga namang nakakatulong. So, ayan. Eto, naglalabas pa ako ng groceries. Bumili din ako ng panigalo para sa isang kaibigan ko na inimit namin sa Sabado o sa Biyernes. Ay, nako. Pagka Pasko, hindi lang pagod, kundi gastos. Gastos. Hindi ako worried sa gastos. I can. But ang problema ko lang is, nakakapagod. Is it really all worth it every year? Is it really all worth it every year? Huh? The amount of work? And, oh my God. May bago pang labas na tea bags ngayon. Probiotic. Probiotic daw. Puro mga kanggunggunga na, mga pumapasok sa mga ulo ng mga manufacturer to welcome money, to welcome income. Tapos, lately, I discovered this shortbread. I know, nagbe-bake ako ng shortbread, right? Nothing better than a newly pressed bake na shortbread. But, pag tinatamad ka, gusto mo lang mamatak ng already made yan. Masarap din naman. And, finally, nakatagpo ako ng shop na meron pang tingdang pineapple juice. Nagkakaubusan. Kasi ang binili ko kanina, ganito. Eh, hindi naman yan ang ginagamit. Eh, dahil naubusan. So, sabi ko, I'd rather have something to make do. Aray ko. Tapos, hindi ako gumagamit ito, pero lately, I'm enjoying a nice coffee with Coffee Mate. Yung brother ko, si Gil, napakasarap magawa ng coffee noon. And then, most of the time, lahat naman na natatanggap mo, natatambak lang sa bahay after that. Hindi nagagamit. Tapos, alam
nyo yung calls. Di ba yung calls na ba yun? Di ba meron silang ano ngayon, yung parang to gain points. You can get 3 knives. Ganyan. 34 points. So, I got 34 points and I got the 3 knives. Why not? Iba-iba. You can have scissors, small cutting knife, bread knife or something. But I like this one. Meron pa naman ako dun eh. If you like my blog, if you like Marie's life in Australia, please subscribe. Huwag niyong kalimutan subscribe. Alam ko nanonood kayo. Alam ko pinanonood niyo. So don't forget to subscribe naman. Dahil I'm trying to put something to share with you guys. So subscribe naman. Give and take, diba? Hello! Welcome to Marie's Life in Australia. Kamusta ka na? Ha? Ikaw? Kayo? Kamusta na kayo? Ako? Eto. Busy. Napapagod. Katatapos ko lang magbalot ng ibang regalo. Tapos eto, nagbabalot na naman. Sabi ko sa inyo, nakakapagod talaga Pasko eh. Okay? So, anyway. Alam nyo ba yung pagka... Dahil alam nyo na yung taong regaluhan mo eh marami ng gamit at kayang bilhin yung gusto nilang yung iririgalo mo. So, iniisip mo ngayon, ano nga yung bibigyan mo dyan sa tao na yan? Di ba ang hirap? Di ba? Dahil hindi mo ngayon alam kung ano bibigay mo. Especially kung kaya naman nilang bilhin yung ibibigay mo. Anyway, tapos na ba kayo magsipagbalot? Grabe kanina sa shop. Grabing tao. Wow. Meron akong binili sa mami ko. Alam kong magugustuhan niya. Alam na alam kong magugustuhan niya. So, tignan natin. I-re-record ko yung kanyang expression sa pagbubukas ng regalo. Kasi yung family namin, walang gathering ng Pasko. But we did ay kanya-kanya ba? Yung nagkanya-kanya. Para lang maranasan naman yung kanya-kanya lang na family. Okay lang naman yun. Wala namang masama doon. Ayun o, yung kanina yung sinasabi ko. Ayun, nawala na yung aking tape. Saan ko nilagay yung tape? Oh my God. Okay. Meron dito multo, nawawala ang gamit. Di ba nakakainis yung meron kang kamag-anak na para bang lahat ng kilos mo napupuna? Hindi mo lang pinapatulan, pero nakakainis. Yung bang mga kamag-anak na mahilig magpatutsada, marami dyan. Okay, balik na tayo. Ngayon naman, yung regalo ko sa asawa ko, meron pa siya nakatago doon. Ibinili ko siya ng ano, ng, ano ba tawag dito? Yung robot vacuum cleaner. Diba? Yung naglilinis sa sarili niya. Tapos, binili ko siya nito. Mahilig sa kanyan. Binili ko siya nito. Yung iba't ibang tunog ng ibon. Ha? Magugustuhan niya yan. O, tingnan mo, sumasagot si Lucky. Oh, sumasagot si Lucky. Oh, sumasagot siya. Yung ganito. Alam ko naman matutuwa yun eh. Mabait yung asawa ko na yan. Mabait yan. Spoiled pa ako dyan. Ako, spoiled ako dyan sa asawa ko na yan. I'm so lucky. I'm so lucky talaga. Yung mga gusto ko binibigay ng asawa ko, walang problema. No hassle, no issue. Gusto ng kotse, binili ng kotse. Binili ng bahay. Hindi ako nagyayabang. I'm just saying how lucky yung pag-aasawa ko. Ayoko na mag-asawa eh. Eh dumating yan sa buhay ko.